Matapang. Yan ang lagi kong naririnig tungkol sa aming mga lumalaban sa Marcos regime. Pero minsan, naiisip ko, matapang ba talaga akong maituturing? Ako si Mariani Dimaranan, isang madre. Nang piliin kong magmadre, tumutol ang mga magulang ko. Pinaglaban ko ang pangarap ko. Ilang beses na akong natanong, bakit pagmamadre? At ang lagi kong sagot, para makatulong sa kapwa ko. Sa pagdating ng martial law sa bansa, tinuloy ko ang pagtulong na ito. Ang aking naging bagong misyon ay ang pagtulong sa mga pinahihirapan ng diktadura. Inisita ko ang mga kampo at kulungan. Kinausap ko ang mga nakakulong nang di nararapat. Humanap din ako ng paraan upang matigil ang mga parusang di nila dapat nararanasan. Hanggang ako naman ang hinabol ng gobyerno. Dahil sa aking bukal na pagpapakita ng dismaya sa martial law, ang isang normal na araw sa kumbento ay naging isang sorpresang pagdakip. Sa aking pagkakakulong, lalo pang umalab ang apoy sa loob ko. Nakita ko ang lahat ng ginawa sa katulad kong mga bilanggo. Mga bilanggo na ang tanging sala ay mahalin ang kanilang bayan. Nang ako'y makalaya, sumali ako sa isang organisasyong tumutulong sa mga bilanggong ito. Ang Task Force Detainees of the Philippines. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang maipakita sa buong bansa ang mga pang-aabusong ginagawa ng mga Marcos. Kami ay nakapagpalaya ng mahigit sa 1,000 bilanggo. Nakasama muli nila ang kanilang mga pamilya, nakita ang labas ng kulungan, at higit sa lahat, napagpatuloy ang laban para sa bansa nilang mahal. Kung babalikan natin ang tanong ko sa simula ng ating kwento, matapang ba talaga akong maituturing? Kailangan. Kinailangan kong maging matapang. Kakailanganin nating maging matapang. Dahil kung wala tayong tapang, patuloy tayong maaapakan.